What's up mga bro? Ito ulit si Blue. Marahil nagtataka kayo bakit may camera sa harap natin. Actually, yun ang magiging usapan natin ngayong gabi. May gusto kong share about sa video na in-upload ko nung nakarang araw. Na kahit na wala tayong camera maganda, pwede pala tayo makagawa ng ganung video, yung tinatawag na cinematic. Basta, magawa lang natin yung, yung mga tricks niya. Yun ang pag-usapan natin, yung mga tricks, yung mga basic na tricks na kailangan gawin kapag gumagawa ng video na gaya na sa cinematic. Yung parang yung simpleng bagay, pag pinanood mo, parang nagkakaroon ng panibagong buhay o istorya. Pero ang mahalaga lang naman doon dapat natin tandaan yung yun nga, yung mga tricks, tapos yung story. Kailangan sa isip natin may tumatakbo sa isip natin na para magiging kakaiba yung gawa natin. Kahit sabihin mo yung simpleng lamesa lang yan, o yung agaya niyang camera na yan, pag kinunan mo ng yung maalas si cinematic, para nagkakaroon pa ng bagong buhay. Bali, magsimula tayo. Mag-usapan natin yung basic. Tuloy sa basic, may mga tricks na ginagamit. Paano i-shoot. Meron yung kagaya na mag-shoot ka ng slide, dire-diretso. Slide mo na siya. May kukunan ka. Long table, slide mo siya ng dahan-dahan. Dahan-dahan. Pero wag naman yung sa haba ng table. Wag niyo ubusin yung yung slide lang kayo na kukunin niyo yung pinakakanto niya. Pinakakanto niya hanggang sa dulo-dulo. Wag naman, magiging boring naman. Slide yung video. Pero mabagal lang. Hanggang sa may mga camera nga na, may cellphone nga na, may slow na tinatawag na setting. Kasi kadalasan ganun pag pag sa cinematic, yung parang tumitigil yung paligid. Pag nakita mo, parang ganun. Slide ka sa kanto, yung mga edge ng lamesa, dahan-dahan. Tricks yan eh, diretso ka. Tapos, merong padiretso, gaya padiretso yung ganyan. Tapos meron din tinatawag yung pataas na shot. Pataas, dahan-dahan. Kuwari pataas. Ayun yung mga basic eh. Tapos yung kagaya ng parang drone. Kuha ka. Wala sa actually, mas maganda kung may gimbal. Kasi may stabilizer tayo. Pero, yun nga, pwede namang wala. Tsaka na lang tayo maghanap nung ganung bagay. Pag natutunan na muna natin yung gumawa. Tricks. Yung kung by slide o paharap man, yung drone type na kukuha ka, kahit hawak mo, lalakad ka lang na gano'n, kukuha ka dire-diretso, o kaya yung paatras, gano'n, may mga kukuha na gano'n eh. Lahat ng part, pero ang mahalaga, kadalasan pag kukuha tayo yung mga highlights, halimbawa yung kagaya ng camera na ito, kukunin mo na halimbawa. Kagaya ng camera na to, diba? For example, tong camera na to, gusto ko na gawin siyang parang cinematic o bibidyoan ko siya. Pwede yung slide na ganyan, yung papalapit ka dahan-dahan, dahan-dahan. Then, pwede kang yung tinatawag na orbit o paikutan mo yung camera. Paikutan mo siya ng dahan-dahan. Tapos, yun nga, pwedeng, halimbawa, mula sa baba, pwede ka magkuha ng pataas. Una mo siya pataas. Pwede rin yan, mula sa taas, pwede pa baba. Una siya pa baba. Tapos, may maganda pang tricks dun eh.
bukod doon yung, basta slow siya. Pag in-edit nyo, pwede nyo naman siya slow eh. Mas slow pa. Pero may highlights eh. Kung napansin nyo yung video ko nung in-upload ko nung nakarang araw. Bigla siyang kagaya ng bulaklak to. No? Kuna pinaikutan ng kuha. Yung orbit type na pagkuha. Tapos biglang nag-shot na kunin yung pinakamagandang angulo ng bulaklak, yung tatlong bulaklak doon. Tapos yan na niya kayo kung para screenshot niyo. Tapos idagdag niyo sa dulo, sa yun nga, yung pagkuha ng picture. Para mas maganda siya, kung yung highlights ng video niyo, yung magandang bulaklak. Eh, para magpo-post siya pag picture na lang siya habang maandar yung video niyo. Yung magandang kuha. So, isang tricks yun. Kagaya may magagandang angulo, pwede nyo idagdag sa cinematic nyo yung kuha na, yun nga, bigla siyang pipicturean nyo. Oo, kumbaga may, parang screenshot ba, parang gano'n. Tapos, isama nyo sa video. Oo, yung highlights, pinaka-highlights, magaganda kuha. Makakadagdag ng points yun, kumbaga pogi points. Sa video natin ginagawa, yun nga. Maraming klase ng pagkuha. Kaya sabi nga, orbit, paikutan nyo yung paikutan nyo yung bagay na gusto nyo. Kagaya sa mga, slide lang, slide, dahan-dahan. Tapos yung, kumbaga, meron pa yung parang tinwist mo ng konti. Parang, di ba, kung may napansin kayo yung naglalakad na, parang nag-i-slide. Una, nakaganan yung camera eh. Isang gata, kabiglang gumanon. Nakakadagdag din naman yun, nakakadagdag din ng ganda. Parang nag-twist yung yung kuha mo. Parang nakaganyan siya, tapos tuloy-tuloy ka mag-slide. Basta, mahalaga. Siyempre, pill na pill nyo rin yung pagkuha. Hindi yung amang gaganyo, ang bilis-bilis. Oo, ang bilis-bilis. Parang mawawala story. Tsaka yung mga highlights. Excuse me. Kaya yung mga kuha na ito may butas to, di ba? Pwedeng magandang kuha to eh. Parang pinapasok mo yung camera. Papasok pa sa camera. Kaya story na malayo. Tapos dadaan ka mismo sa yung pinakabutas. So, parang ganun. Ganyan. Pwede mo ibalik. Wow, ulit pabalik. Pwede. Ayun, nakakadaga. Basta, may time na dahan-dahan, tapos lalo pa siyang mag-i-slow. Ganun lang kasi ang cinematic eh. Kumbaga yung pinaka-highlights niya. Gaya dahan-dahan, parang yung camera na to, dahan-dahan kinukuha yung buong niya, yung itsura niya. Tapos yung pinaka-magandang angulo, parang doon ka magpo-post. Oo. Pwede mo siyang parang screenshot. Tapos sa highlights. Yun. Yun lang yung mga basic kung paano mag-slide. Ang mahalaga, pakiramdaman natin yung pakiramdaman natin yung video na ginagawa natin. Kagaya nga ng yun nga, dahan-dahan lang. Kumbaga, pagkukulat tayo kung gusto pataas. Pero make sure na maganda yung kumbaga may mga parang kagaya sa sa balik tayo dito. Kagaya dito, huwag kang i-stop na dito ka lang. Halimbawa sa katawan. Siyempre yung pinakamagandang angulo, yung camera siyempre. Parang doon ka magagawa ng ng pinakamagandang video. Yung story niya. O kaya sa puno, no? Yung puno, diretso lang yan eh. Kung maganda yung camera mo, yung mga sinasabi ng mga parang spike niya. Habang i-slide mo sa katawan niya, kita may highlights. Tapos, makikita mo may spike siya. Parang lalagyan mo ng angulo sa spike niya. Nung puno. Kasi yun yung magdadala ng story mo eh. Parang doon ka magpo-focus ng konti. Ganun yun. Kaya gumaganda ang video ng sa cinematic.
yung mga simpleng bagay pwede mong gawa na istorya. Pamamagitan ng magandang pag-slide kung paano mo ginawa. Maraming tricks, pataas, pababa, or drone type na ganyan. Pwede yun. Tapos, ito pa ang pinaka mahalaga. Pag gagawa ka cinematic, kadalasan kasi may sound eh, may music. Kadalasan may music. Napakahalaga yung timing. Oo. Timing talaga. Halimbawa, kung ang kagaya nung kung papanood niyo yung video ko nung about sa isang restaurant. Nag-start siya sa kitchen area. Punta dining. Kung napansin nyo, habang tumutunog, habang nagro-roll yung video, yung sound niya, iba-iba. Parang iba bagay nyo sa mga tugtog na, ay sa mga, yung video nyo, iba bagay nyo yung tugtog. Yun ang napakahalaga doon. Kasi yun ang magdadala sa ano. Ayun ang pinakamagdadala din sa cinematic na video na gagawin. I-angkop nyo yung music sa video na gagawin. Yun yun. Napakahalaga doon. Tapos yung timing. Halimbawa, kagaya nung nung nasa gripo tayo nun, yung nakaraang video ko. Biglang, di ba, nagpalit ako ng music. Saktong-sakto yung sakto nyo lang din sa area na kagaya nyo sa gripo, sakto nyo lang din na kung hanggat maaari, yung video nyo, kung saan natapos, halos doon din natapos yung music nyo. Yung pinaka parang, kahit sa beat lang, kung saan sakto na kuha. Tapos di ba, pagkaraan lumipat na sa dining area, iba na naman yung music. Parang ano nga siya eh. Instrumental na yun nga, gitara parang may nagigitara na bago na naman ibabagay nyo lagi sa video yung kinukuha nyo depende kung anong kinukuha nyo kagaya din yung may bulaklak dun ang pinakamagandang part yung highlights may slow motion tatandaan lang natin na pag gagawa tayo ng video tandaan natin pag gagawa tayo ng video ng cinematic laging hanggat maaari may mabagal lang siya yung mga highlights na gusto natin mabagal yun ang mahalaga tsaka huwag yung tatanggalin yung sound para mas maganda yung tulog ng paligid para pil na pil talaga talagang parang natural na natural. Tsaka idagdag nyo rin yung pwede nga rin, yung mga tips to rin na ilan. Gaya yung habang nagsushoot ng yung sa dahon, dahan-dahan. Pwede yung yung medyo sumasagi yung smartphone nyo. Naririnig yung duplis tapos karang gumagalaw yung dahon, di ba? Maganda tingnan. Ano rin yung kasama sa tricks yun? Yung parang masasanggi. Nakakadagdag din yun. Pero pwede namang wala. Habang kinukunan yun. Bali yun lang. Susunod, may ilang pa. Subukan natin na pagandahin pa yung video natin. Sana may natutunan kayo mga ilang bagay. Sa susunod, ituturo natin yung iba pang mga tricks. Paano? Paano natin mapapaganda yung mga video natin? Kaya yun lang, sana may natutunan kayo. Lagi nyo panoorin yung channel ko. Sana kahit pa paano meron kayong bagay na napulot na pwede mong paganda sa video nyo. Basta tandaan nyo lang, marami namang din channel na na ina-advise ko kung gusto nyo matutunan yung iba, yung mga kulang. Puntaan nyo lang sila. Marami dyan. Paano? Ganun lang din minsan ginagawa ko. Hanggang ma-realize ko na kagaya nung mga nakarang yung video about sa intro. Actual, aksidente ko lang nakita yung mga marahil nagtataka kayo bakit at may dalawang intro ko. Susunod i-share ko din sa inyo paano nangyari yun. Aksidente lang yun. Kumbaga
Ganito kasi yun, hindi ako na kayo ng ilang pointers. So. Ano, actually wala akong ginagawa. No? Nag-download ako na nag-download ng iba-ibang application about sa intro. Ang ginawa ko, pinagsama-sama ko sila o sa isang ano, sa kaya maganda may Kin Master eh. Pwede mo silang pagsama-samahin. Lahat ng apps na yun. Ayun, may tricks doon. Sa susunod ko na ituturo yun. Kaya, yun lang. Salamat. Sana may natutunan kayo. Panoorin niyo yung video na to, yung mga video ko. Maraming pa tayo i-upload. Yun lang. Salamat.